So guys, meron naman tayo mga again, Zalora order. Halo to, no? Personal order tsaka mga order ng mga customer natin. Tara. Yan, back na natin. Start with this. So, tatlong packages to, no? You know. Kita nyo naman, sa super dry na backpack. Tingnan nyo yung mga picture niya sa side. Ayan yung picture niya sa side para makita yung detalye. Pati na rin kung magkano yung binayad natin, yung presyo. No? Again, customer order to. I mean, hindi tayo tumubo dito na literal na tubo. No? Pero dahil sa order na to, nakakuha tayo ng 120... I mean, nagamit natin yung 120 Hong Kong dollars na voucher code. Papakita ko sa inyo kung saan ko ginamit yun. Sa personal order. So for now, itong package muna na to. Ito yung kasama. Ito naman, pinorder to niya, no? Pogi naman niya, no? Sir Alfie. Pinorder niya to, no? Ayan yung presyo niya. Tsaka yung mga picture niya sa side. So again, dahil sa dalawang order na to, dahil kahit hindi tayo tumubo ng ano, literal na pera, pero nakakuha na, nakagamit naman natin yung 120 Hong Kong dollars para sa personal order ko. Ano yung personal order ko? Eto. Sa Under Armour na pants. Jogging pants or jogger pants. Whatever you wanna call it. Ayan yung presyo niya, no? Original price, sale price, and then kung magkano lang binayad natin. I believe gumamit ako dito ng cashback. Gumamit din ako ng cashback. No? Ipakita ko na lang yung mga detalye dyan sa site. So I think we ended up paying around how much? 500 pesos lang yata. No? Pero lagay ko na lang yung presyo dyan para hindi ako mahula. Diba? Wala pa tayong Under Armour na ano, yung pantalon. Eh. Yung dami nating Under Armour na sapatos. Tatlo yata or apat. So yun na nga, no? Ano man, isang package siya pero isa lang yung laman niya. Diba? Sinamantala natin yung free shipping na promo na ano, Zalora nung nakaraan. And ginamit ko na rin yung cashback ko. So, eto yung picture niya sa side. No? Binayara lang natin. 22, 25. Ano lang, 150 pesos lang yata ito. Binayad natin dahil ginamitan natin ng cashback. And last package. Tatlo yung laman niya, no? Customer order. Mag-umpisa tayo dito. Sa Under Armour na chinelas. Eh, medyo nalukot, ha? Ayusin ko na lang mamaya. Kasi customer order to, eh. Yun, yun. Nawala na yung lukot niya. Ganda, di ba? Yung picture niya sa side. Yan, isang leggings na pang-workout or pang-jogging. Ito, isang super dry na ano, super dry na pantalon no? Or jogging pants, jogger pants. Yan, yung picture niya sa side. Pati yung presyo niya. Okay, so meron pa tayong isang package na hinihintay, no? Kasabay ng mga order na to. Sabay-sabay lahat natin in-order yan. Pero yung isang package na hinihintay natin, bakit siya na-delay? Dahil galing siya sa Adidas Hong Kong. Eh ngayon, yung sitwasyon sa Hong Kong, dahil sa pandemic, medyo maigpit sila sa lockdown. Sa mga packages at saka sa mga in and out ng tao. I think naka-lockdown na yung ano ngayon, yung buong Hong Kong dahil sa pandemic. Biruin nyo, nakaka-register sila ng 36 or 37,000 na katao na may COVID, no? COVID positive. So ito, dumaan ng Hong Kong itong mga packages na to. Pero dahil hindi sila nag-originate from Hong Kong, kaya hindi sila ganong inigpitan, no? Hindi sila na-delay, although dumaan sila ng Hong Kong. Pero yung package na yun, dahil galing siya mismo sa Hong Kong, kaya siguro na-delay siya. Biruin nyo, Hong Kong na nga lang siya, tapos Macau. 30 or 45 minutes lang, nasa Macau ka na. From Hong Kong, no? Pero na-delay pa rin siya. Ito, galing Malaysia itong mga to eh, pero dumating sila on time. Dahil dumaan lang sila. Nag-gets nyo naman siguro. Okay guys, pagdating nun, i-video ko.
Pero kaya binijoke na ngayon to dahil pagbaba natin, iatid na natin sa mga customer kagad to. So, peace. So, yun na nga guys, no? Ito, di-deliver na natin sa customer. Bidyoin lang natin mabilisan. Dalawang packages, ito yung laman niya. You know, tami, di ba? Limang pares yan ng Under Armour na slides. Mabenta to, ah. Limang pares yan, ah. 1, 2, 3, 4, 5. Tsaka dalawang leggings. Isang Puma na leggings. Lagay ko lang yung picture sa side. Ayan, Puma. Tsaka isang Under Armour na leggings. Ayan din yung picture niya sa side. So, yun laman ng dalawang package natin, no? Outpiece. So, guys. On the way tayo dun sa customer natin, no? Naibenta na natin, finally, yung Vans checkerboard. Ito. Ayan, kita ba? Ayan. Yung Vans na slip-on na checkerboard. Yung kulay coffee brown. Yun yung ibibenta natin. Sa halagang 1,800 pesos. So, murang-mura, no? Swerte-swerte si Sir dito. Eh, binibenta lang naman natin dahil sobrang dami na ng sapatos natin. Saka may konting tubo naman tayo rito. Ayos! Outpiece! So guys, kaka-pick up lang natin ang order, no? Eto. Ayan, no? Mamaya, pagdating natin dun sa customer, i-unpack natin to, no? Para baka ipakita ko sa inyo ng mabilisan. Kasi ito, diretso deliver, no? Kaka-pick up lang. So wala na talaga tayong mag-vlog or mag-unbox ng kagaya ng ginagawa natin dati, no? Kasi mabilis na yung delivery natin ngayon. So abang-abang na lang, guys. Outpiece. So ito na, no? Ito na yung mga i-deliver natin. Bago natin ibigay sa customer, i-unpack muna natin. Pakita ko sa inyo. You know, dalawang super dry na sapatos, pang couple shoes. Tapos, ito, isang Puma bag. Tsaka, t-shirt. Ayan. Lagay ko na lang yung mga picture nila sa side. Pakita ko sa inyo to. Balot na balot, ah. Ayan. Parang Vans, diba? Vans Vault. Couple shoes yan, no? Ayan, super dry. Para clean. Okay, yun lang guys. Outpiece. So guys, eto na. Yung kagaya nga na sabi ko, iniintay natin na package. Napakatagal bago dumating dahil galing Adidas sa Hong Kong, no? March 5 natin in order. Ano na ngayon? March 22. So 17 days ang pagitan, no? Bago dumating siya. I believe na quarantine yung mismong package ng 14 days bago nila inirelease sa warehouse. So, dinetect muna siguro nila kung merong traces of virus ba yun? Oo, kasi masyado maraming kaso sa Hong Kong. So, ito na yung package, no? Yan! Hopefully, walang virus ng package na to. Galing Adidas Hong Kong. So, ang laman na ito, no? Pinakita ko na yung mga yung picture nung nakaraan. I mean, sa first part ng video. Ito, tatlong t-shirt. Ayan. Tatlong t-shirt yan na Adidas performance t-shirt. Ayan. Ayan yung presyo niya sa site. Napakamura lang natin nabili ito. I think less than 300 pesos lang, no? Para sa isang Adidas t-shirt na maganda yung quality. Original. Galing mismo sa Adidas Hong Kong. Tagal natin hinintay ito. Kakancel ko na sana, pero sabi ko, hintayin ko na. Sobrang mura kasi. At ito yung last item sa package na to. Yun. Adidas box. Pero hindi din sapatos na. Pakita ko sa inyo. Yun. Yun, o. Ano ba? Ang ganda. Yun. Ayos. Sandals siya, no? Para siyang pang mountain climbing, pang trekking, pang hiking na ano, sa sandals, no? Pwede siyang mabasa. Okay lang siya mabasa.
Ayan yung presyo niya sa site. Sobrang mura din natin nakuha ito. Presyo, regular price, tsaka yung sale price. Pero I'm thinking, no, baka isoli ko na lang ito sa Adidas Hong Kong. Dahil medyo marami na tayong ano, sapatos, baka hindi natin ma-enjoy lahat. So kung hindi nyo siya makita sa channel ko, sa vlog ko, that means sinoli natin siya. So move on na tayo sa next ano, mga items. Ito, galing sa Laura. Yan, galing sa Laura. In-order lang natin noong March 18. Dumating na March 22, so 4 na araw lang. Galing pa ng Malaysia to. Kasabay lang na ito, in-order natin March 5. 17 days. Some Vans na sapatos. Para to sa ating uniko iho, no? Sa ating nakaisa-isang anak na tagapagmana, si Juboy, dahil ang dami niya sapatos. Pero ang bilis niya lumaki. So isa na lang yung kasya niya sa sapatos. Ayan na lang, oh, yung pinampasko niya tsaka pinambirthday niya ng sapatos yan. Yung Puma. Puma, nakalimutan ko na yung pangalan. Lagi ko lang sa side dyan. So, sabi niya, bili ko siya ulit na isa pa sapatos. Ito nga yung nabili natin. Sa classic. Yun! Matatandaan nyo, nag-unbox na tayo ng 4 pairs ng sapatos na to before, di ba? Ang laki na ng paa ni Hiju Boy. So ngayon, size US 8 na to. 8 na panglalaki, US men. US 8 to. Pero dapat 8.5 nga yung bibili ko sa kanya. Considering malayit yung sizes ng mga bands. Pero walang available na 8.5 eh. US 8 tsaka US 9 lang. So ayoko naman masyadong malaki sa kanya. Kaya US 8 na lang binili natin. Napakamura na lang ang binayad natin dito dahil ginamitan natin siya ng cashback. Ayun na lang yung binayad natin. Diba? Pero ang regular price niya, ayan din. And last for this vlog, eto, hindi siya galing Zalora, galing siyang Nike. Yun. Nung nakaraan na inip tayo dahil I think 2 araw yung day off ko nun. Lumabas ako, pumunta ako ng Nike outlet. Wala tayong nabilin sapatos, ito lang. Pakita ko sa inyo. You know. Diba? Ayan yung mga picture niya sa side. Para makita niyo. Ayan, diba? Ang ganda na. Ang ganda ng pantalon. Binili ko to dahil wala pa tayong Jordan na pantalon. At sobrang mura ng ibinayad natin dito, no? Compare sa regular price niya. Ayan, sa side. Ano ba yata? Ayan, no? Makikita niya naman. Yung binayad ko. Makikita ba? Ayan, no? 699 Macau dollars. Naging 239 na lang. Yung 239 na yan, supposedly maganda ng presyo yan, di ba? Pero less 30% mo pa yan. So, i-convert mo yan sa pesos. Ang regular price nito is 4,200 pesos. Ang binayad na lang natin is 1,000 pesos. Diba? So, talaga napaka-steal. Ay, meron pa palang isa. Meron pa pala tayong isang i-vlog ito. Bagong-bago pa. Diba? Yan. Von Dutch na t-shirt. Bagong-bago pa yan, ha. Hindi ko pa nasusuot yan. Ito naman, pakita ko muna yung mga pictures na inyo sa side niya. Ito yung pinakanagustuhan ko dyan. Alam ko, binlog ko na to nung nakaraan pa. Nung umorder tayo ng mga Von Dutch na t-shirt at long sleeve. Pero hindi to dumating dahil sinabi ng Zalora may damage daw. Hindi nila pwedeng isend sa akin. So sabi ko, bakit nyo ginawang available sa website nyo kung may damage pala siya? So ginawa nila, binigyan nila ako ng 50 Hong Kong dollars na parang credit, parang compensation na rin dahil yun nga dun sa inconvenience, no? Tapos nakita ko ulit to, nakasale na naman, in order ko. We ended up paying 95 Hong Kong dollars, no? Pero kung i-deduct mo yung 50 Hong Kong dollars na binigay nila sa akin nung nakaraan,
So para na lang natin siyang binayaran ng 45 Hong Kong dollars. So that's around 300 pesos lang ang binayad natin dito. Diba? So, ayos. Malamang ito yung susuot ko pag uwi na ako ng Pilipinas. Diba? Ito na. Ayos. Okay, guys. Malamang ito na ang last Zalora order natin, no? Dito sa kung saan man tayo ngayon, sa Macau. Malamang sa Pilipinas na natin i-continue yung pag-vlog natin at pag-order natin sa Zalora. Pero maraming ukay-ukay na sapatos doon. Malamang mag-focus tayo sa mga ukay-ukay na sapatos sa Pilipinas, no? Okay guys, salamat sa panonood. I know it's been a while since my last upload, no? Salamat sa pag-antay and sa suporta, and until next time, out peace.